Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? At sa videong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa CERN, ang Large Hadron Collider. Ano nga ba ang Large Hadron Collider? Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, inaanyayahan po kitang mag-like at subscribe at pakipindot na rin ng bell notification para maging updated ka sa mga bagong upload ko. Maraming salamat po! Ang ating mundo ay nasa panganib dahil sa pagbukas muli ng siyentipikong hakbang palapit sa paglikha ng black hole. Isang siyentipikong eksperimento na maaaring humantong sa apokalipse. Kahit saan ka pumunta, ang ating mundo ay nagtataglay ng maraming sikreto, lalo na sa pag-unlad o pagtaas ng sopistikadong kagamitan gaya na lamang ng Large Hadron Collider. Paano tayo nakarating dito? Well, ito ang CERN, ang nuclear research sa border ng France at Switzerland. Nagtatampok ito ng pinakamakapangyarihang particle accelerator sa lupa, ang malaking Hadron Collider o LHC. Ano ang ginagawa nito? Ito ay nagpapabilis at nagbabanggaan ng mga particle, 99.99% ng bilis ng liwanag, at marahil ay makakagawa ito ng pinakaunang black hole. Gaano kalaki ang black hole na iyon? Anong pag-iingat ang kailangan mong gawin upang hindi ka mahigop? At kung gaano katagal bago masira ang buong planeta? Noong Hunyo 16, 2016, ang European Organization para sa Nuclear Research sa Geneva ay naglunsad ng isang proyekto upang mapabilis ang mga naka-charge na particle. Makalipas ang 10 araw, ang photographer na si Christopher Suarez ay nag-post ng isang serye ng mga larawan ng langit sa itaas. Dahil ang mga larawang iyon ay nagpakita ng pagbuo ng mga kakaibang ulap at patunay na ang mundo ay ang pinakamalaking eksperto ay malapit ng mapunit ang isang portal patungo sa isa pang universe. At sa mga pelikula lang natin napapanood ang mga ganitong insidente. Ngunit pagkatapos na masaksihan ang katotohanan, ang mga tao ay hindi lamang nag-aalala, ngunit natatakot. Kung ang mga siyentipiko ay aktwal na makahanap ng isang paraan upang magbukas ng isang portal sa ibang mundo, anong susunod na mangyayari? Mawawala na ba tayo o makikita natin ang sarili natin sa ibang dimension? Walang nakakaalam kung ano ang mga lihim nito at ngayon ay susubukan nating alisan ng takip ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa gateway sa parallel universe. Isang dekada na ang nakalilipas, pinatunayan ng Large Hadron Collider ang pinakamalakas na particle accelerator ng mundo. Ang pagkakaroon ng isang subatomic particle na tinatawag na Higgs boson o God particle. Inaakala na isang pangunahing bloke ng gusali ng universe mula noong bilyon-bilyong Big Bang taong makalipas. Ngayon, muling inilulunsad ng mga physicists sa European Organization for Nuclear Research o CERN. Sa Swiss-French border, ang collider na may layuning mas maunawaan ang Higgs boson, iba pang subatomic particle at ang misteryo ng dark matter, isang hindi nakikita at mailap ang sangkap na iyon ay hindi nakikita dahil hindi ito sumisipsip, sumasalamin o naglalabas ng anumang liwanag.
Large Hadron Collider o LHC ay ang pinakamalaki at ang pinakamalakas na particle accelerator sa mundo. Una itong nagsimula noong September 10, 2008 at nanatiling pinakabagong karagdagan sa accelerator complex ng CERN. Ang LHC ay binubuo ng isang 27 kilometers hugis bilog o 16.7 miles ng mga superconducting magnet na may bilang ng mga accelerating na estruktura upang palakasin ang enerhiya ng mga particle. Sa loob ng accelerator, dalawang high-energy particle beam ang naglalakbay malapit sa bilis ng liwanag bago sila ginawang magbanggaan. Ang mga beam ay naglalakbay sa magkasalungat na direksyon sa magkahiwalay na beam pipe, dalawang tubo na nakatago sa ultra-high vacuum. Sila ay ginagabayan sa paligid ng accelerator ring ng isang malakas na magnetic field na pinanatili ng mga superconducting electromagnets. Ang mga electromagnet ay itinayo mula sa mga coils ng special na cable na nagpapatakbo sa isang superconducting state na mahusay na nagsasagawa ng kuryente ng walang resistensya o pagkawala ng enerhiya. Nangangailangan ito ng paglamig ng mga magnet. Meron itong temperatura na negative 271.3 Celsius o negative 456 Fahrenheit, isang temperatura na mas malamig kaysa sa kalawakan. Para sa kadahilanang ito, karamihan sa mga accelerator ay konektado sa isang likidong sistema ng pamamahagi ng helium na nagpapalamig ng mga magnet, pati na rin sa iba pang mga serbisyo ng supply. Libo-libong magnet na may iba't ibang uri at sukat ang ginagamit upang idirekta ang mga beam sa paligid ng accelerator. Kabilang dito ang 1,232 dipole magnet na 15 meter ang haba na nakatungo sa mga beam at 392 quadrupole magnet, bawat isa ay 5 to 7 meter ang haba na nakatutok sa mga beam. Bago ang banggaan, isa pang uri ng magnet ang ginagamit upang pisilin ang mga particle na magkadikit upang madagdagan ang pagkakataon ng isang banggaan. Ang mga particle ay napakaliit na gawain at pagpapatakbo ng mga ito ay katulad ng pagpapaputok ng dalawang karayom. 10 kilometro ang layo ng may katumpakan na nagsalubong sila sa gitna. Ang lahat ng mga control para sa accelerator, mga serbisyo nito at teknikal na infrastruktura ay nasa ilalim ng isang bubong sa CERN Control Center. Mula dito, ang mga beam sa loob ng LHC ay ginagawang tumakbo sa apat na lokasyon sa paligid ng accelerator ring na tumutugma sa mga posisyon ng apat na particle detector, ATLAS, CMS, ALICE at LHCb. Ang proton beam ay umiikot sa mga accelerator complex mula pa noong April, nang ito ay buksan pagkatapos isara sa loob ng 3 taon ng pagpapanatili at pag-upgrade. Ang mga siyentipiko sa CERN ay magsisimulang mangulikta ng data para sa kanilang mga eksperimento. At ang Large Hadron Collider ay tatakbo sa buong orasan sa loob ng halos 4 taon. Ito ang 3rd pagtakbo para sa napakalaking makina at may higit na katumpakan at potensyal sa pagduklas at pag-upgrade ng mga data, readout at mga sistema ng pagpili, pati na rin ang mga bagong detector system at computing infrastructure. Ang international na pakikipagtulungan ng LHCb sa Large Hadron Collider o LHC ay nakakita ng 3 hindi pa nakikitang particle, isang bagong uri ng pentaquark at ang kauna-unahang pares ng tetraquark na kinabibilangan ng isang bagong uri ng tetraquark, ang mga natuklasan na ipinakita sa isang seminar ng CERN. Nadagdagan ng 3 bagong kakaibang miyembro ng mga bagong hadron na matatagpuan sa LHC.
ang pangalawang uri ng isang double electrically charged tetraquark, ito ay isang open charm tetraquark na binubuo ng isang charm quark, isang kakaibang anti-quark, at isang up quark at isang down na anti-quark. At ito ay nakita kasama ng neutral sa katapat nito na isang pinagsamang pagsusuri ng mga decay ng positively charged at neutral na B meson. Ang pag-unawa sa Higgs boson. Ang mga physicists na sina Francis Englert at Peter Higgs ay unang nagbigay ng teorya sa pagkakaroon ng Higgs boson noong 1960s. Ang mga electron, proton at neutron halimbawa ay ang mga subatomic na particle na bumubuo sa isang atom. Naniniwala ngayon ang mga siyentipiko na ang Higgs boson ay ang particle na nagbibigay sa lahat ng bagay ng mass nito. Ang teorya ng isang Higgs boson doomsday kung saan lumilikha ang isang quantum fluctuation ng vacuum na bubble na lumalawak sa kalawakan at mawawala ang universe ay umiiral ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi iniisip ng mga siyentipiko na maaaring mangyari ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang Higgs boson particle ay mahalaga sa standard model dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng Higgs field, isang invisible energy field na naroroon sa buong universe, na nagbibigay ng mass sa iba pang particle. Mula noong natuklasan ito, 2 taon na ang nakakaraan. Ang particle ay gumagawa ng mga alon sa komunidad ng physics. Ang Higgs boson ay humigit kumulang 126 bilyong electron volts o humigit kumulang 126 na beses ang mass ng isang proton. Lumalabas na ang tiyak na mass ay kailangan upang mapanatili ang universo sa bingit ng kawalang tatag, ngunit sinasabi ng mga pisiko na ang masilang estado ay babagsak sa kalaunan at ang universe ay magiging hindi matatag. Ang konklusyong iyon ay nasasangkot sa larangan ng Higgs. Ang pinakamalaking pag-aalala tungkol sa pagkawasak ay ang pagbuo ng maliit na black hole na lalawak at kalaunan ay mabubulok ang mundo mula sa loob. Ang British astronomer na si Martin Rees ay sumasang-ayon kay Hawking na maaari nilang buksan ang kahon ng Pandora na naglalabas ng kakaibang bagay na may mataas na enerhiya. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.